Alam mo ba na 4 pesos lang po nandito bawat isa? Oo, pero pwede kang kumita ng malaki. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki, subukan mo na to. Una, ayan, toothpick ang kailangan natin. Tapos itusok mo dyan yung manipis na maliit na square size na cheese. Oo. Sa pagtusok mo sa toothpick ng cheese, medyo ano lang, ikaw nang bahalang tumansya kasi sigurado mabilis siyang mabiyak. Kaya ikaw na lang gawa ng paraan para hindi mo mapabiyak yan. Sunod na itutusok, ayan, marshmallow, medyo maliit lang, ganyan lang dapat. Para sakto lang sa cheese, oo, tsaka sa toothpick. Ganun. Tapos magtusok ka ulit ng isa pang kaparehas na sukat ng isang cheese na tinusok natin kanina. Ganun lang. Oo. Toothpick yung kailangan mong gamitin dito kasi para hindi nga mawarak yung cheese natin. Oo. Tapos ulitin mo lang yung hanggang sa matapos ka. Yan ay itsura niya. Pagkatapos niyan, itabi mo lang pansamantala, tapos maganda ka ng isang lalagyan, maglagay ka ng harina. Oo. Yung mga eksaktong sukat ng recipe natin na to, nasa dulo ng video, kung tinatamad ka na, oo, o kaya naiinip ka na, pwede mong i-forward yung video na to. Oo. Ganun lang, i-forward mo para di ka magkasala. Oo, sobrang dali. Ayan, yung nilagay ko na yan, baking powder naman. Oo, para pang paalsa. Sa tubig, ayan, unti-unti ang lagay. Tapos sa paghalo, ba, ano lang, basta ikaw nang bahala. Pagka na ganyan ang itsura, tabi mo pansamantala para umalsa. Mga 5 to 10 minutes, pwede na yun. Oo. Habang pinapaalsa mo yun, maganda ka ulit ng isang lalagyan. Maglagay ka ng, tansya ka lang, magtansya ka lang ng maglagay ng harina. Kasi pang balot lang natin dito. O, sa tinusok nating cheese at marshmallow. Alugin mo lang hanggang sa mabalot yan ng harina. Kailangan kasi balutin ng harina yan para kapag ka ibabalot mo ng butter, yung kaninang ginawa nating harina. Oo, yung tinimplang basa, ganun. Para pag binirito, hindi siya mahuhubad. Oo, hindi siya matatanggal dito sa harina tuloy. Pagpasensya nyo na yung boses ko ha. Oo, kagigising ko lang. Pero kailangan kong samantalahin, natulog yung mga anak ko para medyo tahimik tayo. Oo. Yan. Tapos pagka pinirito mo yan, bilisan mo, kailangan malakas yung apoy. Kasi ang hinahabol natin dyan, yung mallows, para hindi lumabas. Kasi malulusaw yan. Oo. Tapos mabilis lang naman maluto yung ating butter. Kaya carry lang, kahit seconds lang, ahon mo agad. Ganun. Tapos ito yung napili kong lalagyan, yung silver paper plate o lalagyan ng fishball o kaya kikiam, ganun. Sa toppings, condensed milk lang yan. Oo, karamihan kasing pantinda na mabilisan na sauce, condensed milk. Masarap pa. Oo, kaya kung gusto mo itinda to, ayan na. Ito na yung listahan ng recipe at saka costing. Oo, kung meron ka pang ibang naiisip na costing na mas mura, ikaw ang bahala. Sige na. Goodbye. Love you.